malayong isla sa probinsya ng Albay, meron daw isang dalaga na ang laman ng tiyan buhay daw na isda. Totoo ba ito? Ang isda nahuhulis sa bibig. Pero dito sa isla ng Manait sa Bacacay, Albay, ang nahuli ng aming team na bukang bibig ngayon ng mga taga roon ang sitwasyon ng 17 anyos na si Kimberly na tila may ipinagbubuntis daw na isda. Ang pruweba, ang ultrasound ng isang taon na niyang lumalaking tiyan. Dito raw kasi makikita na parang meron itong figura. Mata, bibig, pati di umano, buntot ng isda. Is that for real? Is that for real? Nagsimula lang daw ang lahat sa pagsakit ng tiyan ni Kim, June 2017. Hanggang unti-unti na raw itong lumaki at lumobo. Sumisikit po yung dibdib ko. Parang hindi po ako nakakahinga. Parang may umakyat po dito sa leg. Hanggang itsura na siyang 7 buwang buntis. Mula 40 kilos, 50 kilos na rin siya ngayon. Ang ama ni Kim na si Pablo, nung una, pinaghinalaang nabuntis ang kanyang anak. Sabi ko, magsabi kang totoo. Baka buntis ka. Sabi sa akin, hindi naman pa. Pero wala raw nobyo si Kim, kaya imposibleng magdalang tao siya. Binibiro po ako ng mga classmates ko na buntis na raw po ako. Pero may boyfriend ka ba? Wala po. Pero ang lola ni Kim na si Lola Amada, naniniwala na ang kanyang apo na gumaliw, pamahiin kung saan ang babaeng may dalaw o may regla na liligo sa dagat na walang salawal. Kaya pinapasukan daw ng mga organismo hanggang lumobo ang kanyang tiyan. Yung pagtubod ko kaya, no? Tama, may gusto may na kumarigo sa dagat, nadadagit nga ako sa kudan, ama. Kasi sige nga, ang kararigo sa nindo, muna nga ka na ako yan, nga ka mo. Kinastan nga kang gamudyan kang gumaliw, kumarigla ka mo, magkarigo sa nindo. Ganyan ngayon, kamugyan mo karigos na nariregla, sabi ka na, ama, pati ako. Gusto ko pa talaga maligo sa dagat kasi naglalaro po kami sa dagat. Ang bata po kasi ako, naligo po ako, naka-shorts lang, tsaka nakadami, hindi po ako nagpapanti. Kamaraot niya ako, sabi ka mga gugura, itong si May na magkarigos, diyan sa mga kwenda, yung magdumog na may regla. So, diyan daan, nakakako at kihilang, ang mga aki na nagregla, magkarigos. Nang kukunyan, nagad kikalintura. Kung magkarigos kaya ka mo, parating may malaw yun sa kunyang ginawa nindo, nandiyo na araman. Kaya din, hanggang ngayon ka mo magkarigos na nariregla ka mo sa dagat. Kung may pumasok yan sa indong ginawa, din nindo na araman kung may nagpasok sa laugang tulak nindo. Posible raw ito, lalo pat mahilig daw lumangoy si Kim kahit meron siyang menstruation. Hindi ko po talaga alam na meron ako noon nang naligaw sa dagat. Nakita ko lang po na meron ako nung nagbalo na po ako. Kung hindi mo nagkakarigos na may regla, ito talagang, kung yan ako kagugurang talagang, ang pagkarigos, kung tapos na ang pagregla baga. Kaya ako niya ako nga nasa magurang pa. Nagkakarigos ako kung mukong ikalima ko. Dahil niya ako kung mga anak ko ang hihilang. Ang paniniwala sa gumaliw, sinuportahan ni Nemia, tita ni Kim. Dahil daw, may kilala rin sila na ang tiyan pinanirahan ng pusit. May nakapasok na pusit sa loob ng tiyan. Yung inopera na siya, lumabas daw pusit, namatay siya. Samantala, ang kapitbahay nilang si Cherry, iba ang duda. Hindi raw buhay na isda ang laman ng tiyan ni Kim, kundi igat o eel. Nagpunta kami ng ilog, maglalaba po. May lumapit kay Kim na igat. Pinalo ni Kim, pero hindi naman siya namatay. Bigla na lang nawala. Pero pakiramdam ni Kim, isda raw talaga ito. Lalo pat gumagalaw-galaw ito. Parang umiikot po siya. Ganito po. Ang luwas ka yan, oh, ng mga kunyanaan. Kung dahil mabulo, mapabulo. Ang luwas ka, ngayon sige, nakula, gantula. Ang luwas ka, magagadan. Kaya para magkaalaman na kung ano talaga ang laman ng tiyan ni Kim, kung isda ba o igat o kung ano paman, ipinakonsulta siya sa doktor sa Legazpi City. Nito lang Oktubre, ipina-ultrasound ang kanyang tiyan. Doon nila nakita ang laman ng kanyang tiyan na parang may mata, nguso at buntot. Nung nakita ko po yung resulta ng ultrasound ko, natakot po ako. Isda po yung nasa ano ng ultrasound ko. Sabi po ng doktor, bakit daw po ako nag-alaga ng ganon? Ang laki-laki na daw po ng tiyan ko. Parang isda po, malapad po yung mukha, tapos malaki yung bibig. Mahaba raw po, malaki na, kaya nalaman namin na baka isda nga po yung nasa tiyan ko. Doon na nagsimulang maging maugong ang usap-usapan sa kanilang lugar na hindi nagdadalang tao si Kim, kundi nagdadalang isda. Maliliit na isda, yung sa tabi lang ng dagat. Ibagay si Kim
pagili. Sabi, ginunyanaan siya yung nispata sa laog kang ginawa. Sabi, nagtarang isda. Garida isda itong sa laog kang ginawa. Yung dataramong kang doktor. Ang pagtugod may kaan talaga, isda ang pag... Kunyan taday, mang kinangyari sa lalaki. Matatanda ang noong dekada 80, isa sa mga hindi malilimutang kwento ng yumaong Queen of All Intrigues na si Inday Badiday tungkol sa isang nanganak daw ng dalag. Noong 2014, hinanap namin ang babaeng naitampok sa programa ni Inday Badiday. Naninindigan pa rin siya na December 6, 1986. Laking gulat nila nung isilang niya ang isang dalag na pinangalanan pa nilang Jezebel. Si Jezebel ang napaglihan ko noon, yung nasa comics. Gandang-ganda nga ako, natutulog pa ako eh, yung comics na yun, yung nakapatong sa ibabaw ng tiyan ko eh. Pagka inilaalis nila, umiiyak pa ako. And eka nila, sige, eka magkakaanak, eka na si Renan yan. Itinuring ni Aling Feeling na tunay na anak ang isda. Pinadede sa bote, pinakain pa ng biskwit at pinabinyagan pa. Pero makalipas ang 3 buwan noon, namatay ang dalag. Binigyan ito ng disenteng libing. Dito po dating nakalibing si Jezebel, isa katagalan ho, natabunan na ng natabunan. Kaya yun na lang pinaglibigan niya ang natatandaan ko. Gayunpaman, ang ilan sa mga kapitbahay ni Aling Feeling hindi naniniwala sa kanyang kwento. Kasi nung time na yun, nagising siya ng umaga, yung bulig nasa higaan na niya. Kasi yung ilalim ng higaan nila may tubig. Then siguro yung bulig pumusag at napunta doon sa higaan niya. Kumaga, niloko lang niya siguro yung mga kapitbahay namin na nanganak siya ng bulig. Walang nakakita na inilabas yung bulig, kundi sila-sila din lang sa mga pamilya. Samantala si Kim, na naniniwalang isda ang laman ng kanyang tiyan, tumigil na sa pag-aaral dahil hirap na siyang makakilos sa kanyang kondisyon. Hindi na po talaga yung palda ko. Sumasakit po yung tiyan kasi masigit po yung palda ko. Kaya hindi na po ako pumasok. Sinasabi nga po nila na magpatingin daw po ako sa doktor, baka kasi may something po sa tiyan ko. Kapansin-pansin ding bumagsak ang kanyang pangangatawan simula nung sumakit ang kanyang tiyan. Hindi na po kasi ako pinapaasikaso nila papa. Mabigat po kasi yung ano ko, yung tiyan. Pero totoo bang isda ang dinadala ni Kim? Sinamahan siya ng aming team para sa 2nd pagkakataon, ipa-ultrasound ulit ang kanyang tiyan. Nakita ko na yung ultrasound na pinakita niya sa akin kanina. Sa unang tingin ko pa lang, mukha talaga siyang isda. Yung features ng isang isda like mata, bibig, na makikita mo sa normal na isang isda. First time ako nakakita ng ganitong klase ng ultrasound. Ayon sa doktor, hindi isda ang nasa tiyan ni Kim, kundi isang cyst na kung tawagin, ovarian cyst. Karamihan sa kanya kasi idiopathically, minsan unknown, genetic, environmental. Minsan, pagkabata mo, yung cyst na yon nakatalaga na pumapunta dun. Imposible raw na magkaroon ng isda sa sinapupunan ng tao. Imposible talaga maging isda yung nandoon sa tiyan ng babae. Yung isda, pag pumasok sa loob ng puwerta ng babae, hindi siya mabubuhay. Yung size ng isda, masyado siyang malaki para makapasok papuntang fallopian tube and ovaryo. Parang impossible. Maliit yung opening eh. Kahit sabihin mo nang nanganak yung babae or hindi nanganak, kailangan niyang bumuka ng todo para makapasok yung isang isda, even if ganito lang kaliit yung isda. Doon sa case nung bata, malaki yung ovarian cyst niya. May fluid sa loob, pwedeng pag nag-wave yung fluid, yun din yung magiging perception niya na gumagalaw sa loob. Minsan, yung shadowings, yung echoes ng probe habang ginagawa yung ultrasound can produce different types of shapes. Pwedeng maging shadows of clouds, pwedeng maging isda, tapos pwede siyang maging anything that you can see na creative yung utak ng taong titingin dun sa ultrasound itself. Ang kailangan daw ngayon ni Kim, agarang operasyon. Pero bago nun, kailangan muna nilang makalikom ng malaking pera. Kailangan yung total physical exam, lab test na kailangan i-rule out na hindi malignant yung case ng pasyente kasi she's only 17. Yung preservation ng kanyang fertility is very important sa 17 years old. Immediate response kung need ng surgery, kailangan operahan yung bata. Ang operasyon ni Kim, sinagot na ng ospital ng Legazpi. Pero bagamat tuloy ang operasyon, nangangailangan pa rin si Kim at ang kanyang pamilya ng suporta para sa kanyang paggaling. Hirap talaga ng buhay dito. Nakaya ko lang po para mapag-aral ko ng mga anak. Mal na mal ko po ang mga anak ko. Nagpapasalamat pa rin po ako kasi libre yung operasyon.
Sa mga nakakapanood po, kailangan pa rin po namin ng tulong. May ibang gastusin pa rin po kasi sa pagpapagamot ko. After ko pong maoperahan, mag-aaral na po uli ako. Bagamat hindi madaling mawala ang mga pamahiin at mga kwento-kwento, sa panahon ngayon, madali na ang mga itong maimbestigahan kung merong katotohanan. Kaya bago patulan ang mga chismis at ang mga sabi-sabi, mabuti pang tiyakin muna. Baka kasi something fishy lang.